natututo na ako mag-English. So, salamat. Kahit pa paano eh, may natutunan na naman tayo isang English. Yun, magandang araw mga ka-welder at magre-repair naman tayo itong lighter na ito. Kaya kung makikita nyo, ngayon yung sira niya at i-restore natin yan mga ka-welder. So yan, at natabasin na yan yung Juan Carlo, patatapos natin sa kanya. Mga ka-welder, kung mapapansin nyo, yan o. So alright mga ka-welder, at antayin din nyo ang pagtatabas niyan at sisimula na yan. So yan, habang gina-grinder yan, yan welder yan. Yan, tatanggalin muna namin lahat ng mga balat niya, yung mga luma, yung balat. So yan, at pag natanggal na yan, yan, ito naman yung gagawin namin mga welder. Ang paglilinis. Paglilinis niya, tatanggalin yung mga natira na parte na sirana na bakal mga welder, no? Yan. Itong tinatanggal ko, ito yung angle bar na nasa gilid, umiipit siya ng liso. Yan. At yan, pag nalinis na yan mga ka-welder, ang gagawin namin dyan ay tatabasan naman namin yan ng plancha. So pag natabas na yung plancha, so isusukat na dyan yan mga ka-welder. So yun, oh. Mahirap tanggalin to, mahirap linisin. Ito yung paglilinis ng mga natirang bakal niya mga ka-welder. So alright mga ka-welder, at yan ang paglilinis namin ng bakal. So mga ka-welder, dapat malinis pa rin talaga. Lilinisin talaga yung mabuti ang mga bakal na mga naluma ng mga ka-welder. So tatanggalin talaga yan. So nandyan yung mga bakal na lumang yan kasi pag nilagay mo yung plancha, papatong siya dyan. So, ano pa yun, na kawang-kawang mga welder. So, kaya nililinis na yung mabuti yan. Tatanggalin yan lahat mga welder. At pag natanggal na yan, yun nga, at tatabasan niya ng mga plancha, yung mga planchang natabas na yung mga welder. So, yan. Hello! Ayan mga welder. At ito po, ang mga natabas na naming mga yan, ito pong plancha na ito mga welder. Yan po yung lalagay namin sa sidings niya mga welder, yung pinaka sidings niya. So yan, kung mapapansin nyo mga welder, may cover siya kasi po stainless yan mga welder. Left and right na ano po yan, na sidings. So yan po mga welder, ang gagamitin namin stainless. So dati po galvanized po yung sidecar na kinalawang. So ito po ngayon mga welder ay stainless. So yan, yung cover na yan, yan po yung protection niya para hindi matalsikan siya ng welding sa mga welder. So ito na, nakalagay na mga welder ang isa. Yan, kung mapapansin nyo yan o. Oh, yung right side po yan ng sidecar. So kailangan lapat na lapat yan at nakadikit yung mga sidings niya sa tamang paglalagyan. So kung saan mo siya tinanggal, dun mo siya ibabalik mga welder. At kailangan mo rin siyang ispat ng maayos. At kasi pag nabutas yan, so napakapangit na po ng welding mga welder. So yan, kailangan i-tack siya sa ilalim. So nag-iipit sa kanya nga pala ay yung angle bar. Iniipit siya ng angle bar at dun mo siya i-welding mga welder. So alright mga welder, at abang-abangan nyo at mamaya lalagyan naman yung kabila niyan. Ayan. At so yan, ganyan ang paggagawa namin ng sidecar dito mga welder. So kung mapapansin nyo. So yan, kailangan talaga ay pit na pit. Yan, dapat i-double check yan mga welder. Kung ano ang may lumalabis ba o yung tawag dito, hindi pantay. So yan, kailangan pantay na pantay yan. Kasi pangit naman tingnan kung hindi pantay mga welder itong kakabit na bago. So yun o, kung mapapansin nyo mga ka-welder, ang ginagawa namin ay pag-ispat. Pag-ispat-ispat lang. So yun, tapos susukatin mo kung ano yung mga natanggal. Babalik po yan mga ka-welder. Yan o. So yun o. Yung kabilang side nga pala ng stainless, walang cover. Pero yung kabila meron. So yung sa labas yung pinakamakaslap. Mirror po kasi ang tawag dyan, mirror. Yung tawag dyan sa stainless na yan mga ka-welder.
At pag nalagay na yan, kailangan lapat na lapat siya. Yan o. Yung mga labis, tatanggalin. Yan, para may dikit sa welder. At yan o, yan. Ang mga stainless na ito nga pala ay ano, mga tag dito, mga pinabend namin yung iba. Tapos itong isa ay kailangan dikit na dikit siya. Kaya i-double check. Yan o. So, kung mapapansin nyo mga welder ay medyo matagal. Matagal talaga magawa ng sidecar. So, itong ang paggawa ng sidecar namin ito ay medyo mahirap. Kasi ano to, stainless. Kumpara sa galvanized, mas maaluan siya. Kasi yung galvanized malambot, ang stainless po ay hindi. So, yan mga welder. So, excuse me po mga welder. Yan. Tinatak na po yan mga welder para maging fit na siya. Okay na. O yan mga welder. O. Pag na fit na yung lahat, yung kabila naman, kailangan yung buo. Lalagay naman yung kabila. O yan. Ito okay na sa mga welder. At yan. May mga labis talaga, gagrind rin yan. Yan. Kailangan dito itatak mo yung unahan. Yan mga welder. Yan. Yan yung sidings na tinatawag mga welder. Kailangan maingat ka mag-spot kasi baka mabutas yung stainless. So, papangit na siya. Kailangan hindi siya mabubutas. Kung mabutas, normal yun na nabutas. Kasi mas napalakas siguro yung hinang. So, yan ay dahan-dahan lang. Spot-spot lang. Kailangan mabilis ang pagsundot mo ng stick. And, at mapapansin nyo naman na yung may mga sunog, yan po yung may mga spot. So, yan mga welder. At, yan mga welder, ito na yung, ano, yan, update. Ito na yung ano, ayan, may flooring na tayo at left and right na sidings, meron na yan mga ka-welder. Ito yung lagay ng toolbox, itong kinakabit ko. Yan mga ka-welder, yan o. May flooring na siya, so ang flooring niya ay checkered. At pati itong sa sidings, yan. Yung mga ka-welder, yan o. May flooring na. Magkabilang sidings, yan mga ka-welder, at yan o, ito na lang cover. Sa likod, mga welder, yan o. Yan na yung kulang. At ilang araw na rin to namin ginagawa. Yan o, yan, napansin nyo. So yan o, may dito may cover na siya. Yang likod niya. Yan, sarado na yung likod. At may dalawang butas na lang. Sasaraduhan din yan mga welder. At para okay na. So, yung mga nakabalot na to mga ka-welder, itong nakabalot na to ay ano yan, cover ng stainless para hindi madumihan. So, yan mga ka-welder. Oh. Konti na lang yung aming gagawin dyan. Excuse me. Subo ka. So, yung mga ka-welder, kung mapapansin nyo, malaki na ang pinagbago nyan kumpara sa dati na dinala dito. At konting linis na lang yan at ikakabit na namin yung iba. So yan, ito na yung motor, dumating na at naikabit na rin namin. Yan, nilalagay na lang namin ng flooring sa likod. Yan, may toolbox na rin kung mapapansin nyo. Yan, at ini-spot na yung flooring, pinaka-storage niya ng mga gamit. Yan. Pinupulo weld na yan mga ka-welder. At after nyan mga ka-welder ay lilinisin na yan. Tatanggalin na yung mga stickers para mabapping yan mamaya. Yan. Yan. Na-align na po siya sa motor. So yan, mapapansin nyo ay bago na yan. Yan o. Hirap mag-welding dito sa ilalim mga ka-welder. Lalo't pa spot. So yan mga ka-welder o. Tinaas yan kasi medyo mababa, mahirap mag-welding.
So lahat ng mga puti na sticker na yan ang ano ay tatanggalin po yan. Yung nakabalot diyan sa stainless para lumabas yung kislap niya. At yan oh. Kailangan talaga pulihin yung mga ilalim dahil baka matanggal. Yan. Ang hirap mag-welding sa ilalim niyan, mga welder. Yan po ay dinudukot sa ilalim, mga welder. So yan po. Yan, full weld. After ng full weld yan, yan nga. Linisin na yan. Mamaya, pagkatapos na ang mga full weld na yan. So yan na. Medyo pahinga muna tayo dyan, mga welder. At magre-rest muna tayo. Ayan, naka-okay na naman yan. Na-alay na yan. At yun. Okay na. Yan, mukhang gutom na ako ah. So yan, shout out nga pala sa iyo kay Michael, yan shout out. Yeah, shout out. At yan nga pala oh. After niyan, malinis na yan mga ka-welder, linisin na yan. Oh, so yan oh. Yan yung sidecar, bago na uli siya kaysa nung dinala ng una ah. So para siyang ititimbang lang. So mga ka-welder, okay na. Malinis na yan. So, yeah mga welder, tinanggalan natin yung mga sticker. So, yan o, yan na yung kakislap siya. Ganyan na siya kakislap. Yan na yung kanyang pinaka-finishing touch. So, yan, retouch line natin. May mga hindi na weldingan. So, yan o, yan na po yung sidecar ngayon na aming ni-repair. Yan o. Yan. Okay na po siya mga welder at pwede na huli siyang gamitin. Yan, ayan, wala na po siyang stickers. Yan na po yung kulay niya. Kislap na po. So, yun mga welder, ayan yung aming ni-repair na sidecar. So, yan po sa mga gusto pong magpa-repair sa amin ng sidecar at yan po ay stainless, galvanized to stainless po yan. I-repair po namin yan. At ngayon po, iba na. Malaki na yung pinagbago ng sidecar niya. Mga ka-welder. Yun, shoutout nga pala sa may-ari na si Buloy. Shoutout sa Buloy yun at alis na siya. Alright, mga ka-welder, yun o. Oh. Okay na. Mirror test. Yan. Titingnan natin kung anong itsura niya. O, oh, yan o. Oh. Mas malakas na ngayon bumata. So, alright mga ka-welder. At hanggang dito na lang muna. Okay!